taas yung respeto ng mga Japanese structures, kaya meron silang mga ways to preserve them. First impression ko with the cast, first si Miles Ocampo. Akala ko si Miles dati, sabi niya mabait siya eh. Sana hindi siya nagsisinungaling. Hindi, si Miles sobrang baby sister ko yan. Since 2011, nag-uusap na kami through phone. Pero hindi pa kami nagkikita in person. Sobrang feeling ko close na kami nung time. Ako lang yata, feeling close lang ata ako. ako lang. Tapos nagkita na nga kami, nagsama kami dito sa movie. Sobrang saya naming dalawa dahil after 8-9 years, doon lang kami kasama ng maayos. Sobrang saya niyang kasama. Walang dull moment at feeling ko parehas kami. Si Kuya Joseph muna. Si Kuya Joseph Marco. Ewan ko, hindi pa kami nagkakatrabaho ever. And hindi pa kami nagkakasama. Pero pag nag-meet kasi kami sa ABS po or sa mga events, nagbabatian naman kami. So masaya ako na finally nakatrabaho ko si Kuya Joseph. And nakita ko na grabe yung dedication niya sa craft niya. Talagang pinag-aaralan niya, naghahanda siya. And yun po, sobrang saludo ko kung gano'n niya kamahal yung trabaho niya. With Ritz, tahimik. And mabait. Si Joseph Marco naman, nakatrabaho ko siya sa Los Bastardos. Si Joseph, sobrang professional na tao. Tsaka seryoso, di man nga lang tumitingin eh. Suplado. And, ano siya, sobrang hardworking niya. Seryoso siya sa ginagawa niya. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. Sobrang pinag-aaralan niya yung character niya. As in, parang papunta na siya sa gusto na niya mag-director. Pero masaya kasi at least kaming mga kasama niya sa pelikula, natututo din sa kanya. Tsaka maganda na rin yung love ko sa kanya kasi nagkatrabaho na rin kami sa Los Bastardos and hindi rin naman biro yung mga eksena namin. Si Ate Ritz, nakakatawa yan kasi, ewan ko ba si Ritz, wala akong masabi. Well, next question na lang. So si Ate Rich po, kasi dati pa lang, wala pa si Ate Rich sa network namin. Nakakausap ko na siya. Tapos hindi ko na parang feeling ko super feeling close ko sa kanya na nag-hi ako. Tapos nag-uusap kami, nagkakamustahan kami. Tapos lagi lang kaming sa internet, online nag-uusap. Tapos finally, ito sa pelikula namin, na bonus pa na nasa out of the country kami. So, mas naging ano yung bonding namin, mas naging iba. So, masaya ako kasi finally, totoo na yung feeling ko na close talaga kami. Kay Miles, napaka-bait na bata. And actually, first time ko siya maka-work dito. Alam niyo po, nung tinanggap ko tong The Missing, sobrang curious ako kung paano siya gagawin. Kasi hindi pa po ako nakakapag-shoot out of the country na pelikula. So, tas horror pa siya. Hindi ko alam kung paano treatment ang gagawin nila. And first time ko to work with Direct Easy na parang pag nakikita ko kasi siya sa mga parties or mga events, parang nai-intimidate ako kay Direct. Parang ang sobrang powerful niya. Siguro it's because of the hair. Hindi, joke lang. Pero grabe, sobrang sabi ko nga, parang nung nag-shoot kami sa Saga, hindi siya... Alam niyo po yung bigat yung pakiramdam mo na pagod, na horror pa yung ginagawa mo. Sobrang naging magaan yung trabaho namin because of Direct Easy, yung mga crew na kasama namin. And talagang nakita ko doon yung teamwork talaga namin para mapaganda yung pelikula na talagang nagtutulungan po lahat. So, yun po. Excited ako na mapanood kung ano yung ginawa namin doon. Masaya kasi itong dalawang to wala silang arte. They're very professional tsaka...
kapag may kailangan gawin, talagang binibigay na talaga nila. You know, makikita mo talaga yung full emotion. Nakakatuwa. Working with Direct Easy is very easy to work with. And he's open to collaborating. Kapag may gusto yung artista niya, pinapakinggan niya. And napakalalim niyang mag-direct. You know, every shot may meaning talaga. So, hands down to Direct Easy.